Maraming beses pa akong naiganti ng demonyong boses na yun. Pero yung pinakahuling beses na lang yung ikikwento ko sa inyo. Pagkatapos din kasi noon umayaw na ako. Paanak-anak na yung asawa ko sa bunso namin. Sa mga panahon ding yun, tight ang budget. Ma-pride kasi ako noon kaya hindi ako nang hihinging tulong kila nanay at tatay. Tapos may tropa ako na matagal lang may utang sa akin. Sinabihan ko siya na si Sarian si Angela, kaya kailangan ko na yung pera. E ang kupal, minasama yung paniningil ko sa kanya. Dinaldal ako sa iba naming tropa. Siniraan ba? Ang masama pa, hindi niya pa rin ako binayaran. Hinayaan ko muna kahit nagsisimula na akong magalit sa kanya at naririnig ko na naman yung boses sa utak ko. Tinatanong ako kung siya na ba yung bahala. Dumating na yung araw na manganganak na si Angela. Binaba ko na yung pride ko noon kila nanay. Nagpadala naman sila agad. Sa totoo lang, okay na ako eh. Kaso pagkapanganak ng asawa ko, pag-open ko ng Facebook para sana ibalita sa mga kamag-anakan namin na safe and sound ang mag-ina ko, nakita ko agad yung post ng tropa kong yun. Habang kami ng pamilya ko ay nagtitipid ng ilang buwan, siya, may bagong post na nagpunta sila ng girlfriend niya sa Disneyland. Kumulo na yung dugo ko nun. Sabi ko sa sarili ko, humanda siya pag uwi niya. Sumagot na naman yung boses sa isip ko na sige, pag uwi na lang niya. Dito na nagkatalo eh. Kasi dati-rati, kailangan niya muna ng go signal ko bago umaksyon. Kaso nga, nagkandaleche-leche na. Nabisi ako sa pag-aalaga sa mag-iina ko paglabas ng ospital. Nawala na rin talaga yung galit ko sa tropa ko noon. Tapos nagkasakit ako. Nagsabi na ako kay tatay. Kinahapunan noon, dumating sila ni nanay para sunduin kami at doon na kami tumira sa kanila. Hindi na ako tumanggi. Nakatulog kasi kami ni Angela na kinagabihan noon kasi si nanay yung nag-alaga kay baby. Mag-uumaga na rin nung ginising ako ni tatay. Nasa labas daw kasi si Ian, yung kapatid ng tropa kong may utang sa akin. May inabot siya sa akin sobre. Ika niya, bayad yun ng kuya niya sa utang sa akin. Nagulat ako. Tapos nagtaka kasi namumugto yung mata niya. Kaya tinanong ko kung anong problema. Naangatal ako nung sabihin niyang pag-uwi ng kuya niya galing Hong Kong, na-aksidente sila ng girlfriend niya. Hindi naman malala. Gasgas lang yung natamo nila. Pero pagka-uwi ng kuya niya sa bahay nila, nagsimula na itong sumigaw na parang may kaaway. Ang sinisigaw ng kuya niya sa unang mga gabi ay hindi siya magbabayad sa akin kasi wala naman daw kaming pirmahan. Sa pagtagal nga lang, naiba na. Ang sinisigaw na ng kuya niya, magbabayad na siya. Bigyan lang siya ng palugit. Mantakin niyo yun. Wala pang isang buwan na ganun siya pero nagbabalak na yung mga magulang nilang ipasok sa mental hospital ang kuya niya. Ganun kalala yung nangyayari. At nung nakaraang gabi lang din daw, eksaktong pagdating namin dito, nag-inom ng Sonrox ang kuya niya. Ang sinabi daw nito bago gawin yun, kung magkakano yung utang niya sa akin, bayaran nila ako sa benepisyong makukuha nila pagkamatay niya. Nailigtas naman yung tropa ko kaso nakonsensya ako sa dinanas niya. Kaya pagkaalis ni Ian, nagpunta ako sa likod ng bahay tapos dun ako nagsisigaw. Ang sabi ko dun sa boses, ayoko na. Lumayas na siya kasi hindi ko gustong magdusa yung mga mahal ko sa buhay. Kahit gaano pa kalaki ang atraso nila sa akin. At maya-maya na nakitang dibdib ko. Tapos pumasok sa isip ko yung mga ginawa nung boses para sa akin. Mabuti nga't nakita ako ni Angela kasi kung hindi, baka namatay na ako dun sa sakit ng dibdib ko. Habang nasa ospital kaming mag-asawa, naiwan na kasi sila tatay dahil nga sa dalawang anak ko, sinabi ko kay Angela lahat. Niyakap niya ako tapos sabi niya, magdasal kaming dalawa. Makadiyos kasi yung asawa ko eh. Mabuti na nga lang eh, kinabukasan din kasi naging okay na ako at nakalabas na. Ang sabi nung doktor, heartburn yung naranasan ko.
Mula noon lagi na akong nagdarasal. Ang laman lagi ng dasal ko, patawarin ako ng Diyos sa mga nagawa kong kasalanan. Lalo na sa pagpayag ko sa boses na yun na manakit ng mga may atraso sa akin. Alam nyo, nawala siya agad kaso may mga pagkakataon pa rin na pag sobrang galit ako, nararamdaman ko siya. Parang nung nakaraang taon lang, nagkapikunan kami ng katrabaho ko kasi ang lakas namang trip. May gig sa office dahil apat kaming may birthday. Eh walang tubig nun at alam niya yun. Pero sinubsob niya pa rin ako dun sa cake. Kaya pinagmumura ko siya. Kinalma ko na lang pilit ang sarili ko nung nararamdaman kong may humihinga na naman sa batok ko. Sunod na pasok ko sa trabaho, nabalitaan kong naaksidente yung nanubsob sa akin sa cake. Pagpasok niya ulit, nakwento niya na kaya siya nabangga sa poste kasi may lumitaw daw biglang tao sa gitna ng kalsada. Nakwento ko yun kay Angela at ang sabi niya, baka raw na-attach na sa akin yung spiritong yun. Naisip ko, baka nga. Tanda niyo pa ba yung pinagtaguan ko sa una kong kwento? Bago yun mabili para maging taniman ng mga palay, yung caretaker ng lupang yun, natagpuan doon yung bangkay niya. Hindi ko lang sure kung doon mismo sa pinagtaguan ko pero doon lang din sa loteng yun. Pinatay siya. Pero sobrang bait daw talaga ng lalaking yun kaya wala silang maisip na dahilan kung bakit siya pinatay. Tapos lahat din ang nanghihingi sa kanya ng tulong basta kaya niya, tinutulungan niya. Pero naisip ko rin, di ba ganun naman talaga tayong mga tao? Hindi tayo marunong makontento tapos kahit hindi naman dapat kaingitan eh naiingit tayo. Tapos tinulungan na nga tayo minsan napipintasan pa natin yung mga tumutulong sa atin. Ako naman aminado akong mahirap kong kontrolin ang emosyon ko lalo na yung galit. Ika nga dito sa lugar namin pag mainitin ang ulo eh high blood. Kinokontrol ko na lang talaga. Kahit kasi mainitin ang ulo ko, hindi naman ako masamang tao.